Salamat sa napaka madamdaming pagbabahagi ng ating kabataan. No? At 340 years, parang hindi tayo nag-learn ng ating lesson. No? Parang bagyo lang yan, no? Na parang bago lagi ang bagyo, na parang wala tayong natututunan. At kung paulit-ulit na nangyayari, at ang insidente na ito ay human-made error, negligence, merong somehow dapat na panagutin. Meron dapat maging responsible dito sa problema na ito. Na paulit-ulit na sa kasamaang palad, ang ating mga mangingisda at ang mga komunidad ang siyang lagi nagsasakripisyo. Bago po tayo pumunta sa ating mga members of the press for the open forum, meron po tayong dalawang pangmahalagang mga magbibigay ng kanilang pahayag para po sa usapin na ito. Mula po sa Manila Bay para sa Tao Network, si kasamang Joseph Puruganen. Aming salamat, Derek. Salamat po sa mga kasamahan natin mula sa PANGISDA. Yung Manila Bay para sa Tao Network po ay nilunsad siya noong 2019, yung hindi ako nagkakamali, Kapaps, bilang response ng mga maliliit na mangingisda at mga komunidad sa Manila Bay doon sa inulunsad ng gobyerno na rehabilitasyon. Kung natatandaan niyo, bago mag-pandemic, ang DNR ay nag-launch ng Manila Bay Rehabilitation. Yung programa po na yun ng rehabilitation ay tulak yun ng isang Supreme Court decision, no, yung mandamus sa Manila Bay, na dinidirect ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na ayusin ang Manila Bay para manumbalik siya dun sa dati niyang kalagayan. Yung pagtugon ng Manila Bay para sa tao, may pangunahing mensahe yun at assertion, no, na kung gusto, suporta kami, ilang mga mangingisda, sumusuporta sila sa rehabilitasyon ng Manila Bay, pero dapat maliliit na mangingisda at mga komunidad sa coastal areas ng Manila Bay ang namumuna sa rehabilitation ng Manila Bay. No? Sa kasamaang palad, yung programa po na yon ay reflection siya nung priorities din at anong direksyon ng pamahalaan pag Manila Bay ang pinag-uusapan. Para sa mga taga-pamahalaan, ang Manila Bay ay patay na na fishing ground. No? Ang lagi nilang hinahighlight, wala na ang Manila Bay. No? Maliit na lang kita dyan. Mas may importanteng gamit ang bay. At eto nga, nagtutulak siya ng mga reclamation projects. So ngayon na humaharap muli sa crisis ang Manila Bay, bilang tugon, nabanggit kanina ano ba ang tugon na pamahalaan, nag-create po si President Marcos Jr. ng isang interagency task force sa pangunguna ng Office of the Civil Defense at ng DNR patungkol sa problema na ito ng oil spill sa Manila Bay. Ang gusto lang ko namin tanong mula sa Manila Bay para sa tao, may apat pong panawagan kaugnay ng task force. Ano? Kailangan magtrabaho itong task force na to. Mula nung in-announce siya, hindi na natin narinig. Ano na ba ang update? Baka kayo may narinig po kayong balita, pero kami, wala po kaming naririnig. So, una po, kailangan ng transparency. Ano ba ang extent talaga ng damage? Kailangan ng report tungkol sa oil spill. Mula dito sa tanker na to. Kasi nagdadalaw yung, hindi lang sa nag-leak yung tanker mismo, yun yung assertion ng nababasa ko sa media, na yung kumakalat daw na langis ay galing lang doon sa tanker. So, ibig sabihin, langis yung tanker at hindi yung cargo niya. Kasi oil tanker siya na nag-deliver ng iba pang, ng fuel, ano? Na 1.4 million liters of industrial fuel patungo ata ng Iloilo, kung hindi ako nagkakamali. So isang tanong, tama ba yun, totoo ba yun na yung oil spill na ito ay hindi kasama dito yung tanker, walang leak dun sa 1.4 million liters, no? Kasi kung masagot nila yun, malalaman natin at ng publiko, ano ba yung extent ng problema talaga? Pangalawa, kailangan mag-conduct agad ng task force ng mga sumusunod. No, una, ano yung extent ng damage and impact sa tayong buhay ng mga mangingisda? Marami, yun ang naririnig natin. Again, babalik ko doon sa rehabilitation. Sa punto de vista kasi ng DNR, yung rehabilitation hindi para sa mga mangingisda, para sa tubig. Para ipanumbalik yung quality ng tubig sa Manila Bay, para daw maging resort o something, swimming. Kaya nga naglagay sila ng
ano man tawag doon, dolomite beach, di ba? So yun ang priority. Pero ang binabanggit natin ngayon, in the wake of itong oil spill na to, ano dapat ang pangunahing tanong na pamaraan? Anong impact sa mga komunidad, mga mangingisdang ang kanilang kabuhayan ay nakadepende dito sa pangistaan? Kasi nga po, nabanggit na rin ng mga tagapagsalita dito, may direct and indirect impact po kasi. No? Yung direct, anong dun sa marine resources, fishery resources natin, mamamatay yung mga isda, di ba? Pero yung indirect impact na isa-isa na mga kasamahan natin dito, yung mga umaasa sa pangingisda, anong epekto sa kanila? Anong epekto nito sa food chain? No? Dahil mahalagang aspeto ang pagkain, ang isda sa pagkain ng Pilipino. Pangalawa, kailangan rin nilang mag-conduct ng assessment patungkol doon sa contamination ng fishing ground. So risk assessment, no? Ano yung mga mahalagang, nabanggit kanina, no? Yung mangrove, yung mga bahura, mga seabed. Kailangan may assessment din patungkol sa mga ito. At lalo na yung health and medical condition ng mga komunidad. Pangalawa, kailangan i-discuss ng, sa publiko ito. Kanina binabanggit ni Attorney Perkins sa akin, nasa magkatabi kami, na parang may blackout sa information. No? Napakahalaga po na i-discuss ito ng gobyerno sa publiko. No? Hindi lang yung unang press release na mayroon na tayong tinayong task force, kundi dapat kung kaya na araw-araw na developments eh, no? Para nai-inform ang publiko. At nai-inform kung meron ba talagang plano ang pamahalaan para solusyonan, sabi nga ilang 300 na mga oil spill. Actually, noong 2006 po, merong Manila Bay oil spill contingency plan eh, na binuo ang DNR at Coast Guard, no, kasama ng mga international agencies. So ang tanong natin, in effect ba itong 2006 contingency plan? Sinusunod ba ng gobyerno natin yung mga nakasaad doon, no, sa pag-responde nila ngayon? At siguro ang panghuli po, pinakamahalaga din, nasa ng participasyon ng mga affected communities? Sila ba ay magiging taga-kuha na lang, taga-receive na lang ng ayuda kung meron man? Ang hiling nila ay maging bahagi sila eh. Doon mismo, kagaya ng panawagan nila nung nilunsan ang rehabilitation ng Manila Bay, dapat maging bahagi ang mga apektadong communities dito sa effort na to na tugunan itong crisis sa oil spill. So nakikisa po ang Manila Bay para sa tao sa panawagan ng pangisda na panagutin ang pamahalaan at ang korporasyon sa pinaka-latest na trahedya. Salamat po.